Kanina pa ako nababaliw guys, di ko na alam gagawin. Nakarang linggo, nabalitaan ko ang pagkakahack ng ML account ni LeBron na isang gamer. Malamang alam nyo na rin ito. Di ko alam paano gagawin. Marami na rin ML gamer ang nahack tulad nila Doggy at Chuox TV. Pero medyo parang kakaiba ito kay LeBron at ito ang nag-trigger ng aking curiosity. Kumpara kay Doggy at Chuox na nahack ang kanilang social media account, itong kay LeBron ay ang kanyang ML account. So nag-research ako sa internet kung ano ang possible na dahilan ng pagkakahack at napanood ko itong video ni Alexis Lingad. Mag-react daw ako dun sa pagkakahack kay LeBron ML. Panoorin nyo na lang buong video link sa description. Base sa mga nabanggit ni Alexis, isa sa mga possible na dahilan ay ang paggamit ng forget password ng Facebook at magbigay ng notification habang nas live stream at magamit ito ng hacker. So guys, try natin na gawa ng parang POC o proof of concept yung nabanggit ni Alexis Lingad kung totoo bang gagana yon. Tingnan natin. So ang tawag dito ay POC. Sa mga hindi nakakaalam, ang POC is proof of concept. So ginagamit yan kapag may magsisend kayo, kapag may i-send kayong report sa mga bug bounty o kaya sa nag-pen test kayo at nakakita kayo ng bug at vulnerability. Kailangan yung mga POC na yan. So, bago tayo pala mag-start, ang video na to ay sponsored ng Kite. Guys, kapag nagko-code ako, gumagamit ako ng Kite, isang free artificial intelligent powered coding assistant. Habang nagta-type ako, binibigay niya na agad kung ano ang pinaka malapit na pwedeng sunod na ita-type. Galing. Ang maganda sa Kite kasi na-integrate siya sa mga sikat na IDE or editor. Kaya kung meron ka ng IDE or editor, hindi mo na kailangan pang lumipat. Try nyo din, download nyo dito sa link nasa description. So yun, diretso na tayo. So kailangan natin magbukas ng as usual browser. Gagamit tayo ng ano, ng Tor browser para kunyari nakalocate tayo sa malayong. Okay, meron na tayong Tor browser na bukas. Punta tayo sa Facebook. Facebook.com. So ito, dahil sa gumamit tayo ng Tor, ang pagkakaalam ni Facebook, iba yung lugar na kung saan tayo nandun, yung nag-a-access ng Facebook, at hindi dito sa Pilipinas. Yun, iba nga ang language na lumabas. Oh. So yun, teka, bagay natin English to. Facebook pa rin naman to, ha? Hindi to fake Facebook. So kunyari, alam yung account. So gagamitin natin yung email ko. Basta kunyari alam natin yung account. Pero sabi doon ni Alexis, hindi raw alam yung password. Simple nga. Oh, syempre kung alam yung password, ano na, mahack na talaga. Pero may 2FA pa. So sabi doon forgot password ang gagamitin. So pindutin natin yung forgot password. Tingnan natin kung anong magiging reaction ng Facebook. Okay, lumabas yung find your account. Okay, pag pinindot natin yung forgot password, ulitin natin. Dito naman sa taas. Same reaction. So kailangan alam natin yung email address o kaya yung phone number. So kunyari hindi alam ng hacker yung phone number, so email address yung alam. So ito yung lumalabas kapag nag-forgot password tayo. I cannot access my email. Enter password to log in. So hindi lumabas yung send SMS, no? Okay, paano niya nasabi yung send SMS? Okay, balik tayo. Ulitin natin. Ang ilagay naman natin yung number or yung cellphone number. Sige, kunyari na lang alam nung hacker yung cellphone number. Okay guys, so type ulit natin. Then mag-enter lang natin na walang password kasi hindi natin alam yung password. Then forgot password tayo.
Forgot password. Ito. Ito guys yung lumabas. Try to log in again. I cannot access my email. Ang options niya ito. At enter password to log in. Pag pinindot natin yung enter password to log in, password ulit yung ito type. Kapag naman pinindot natin yung I cannot access my email, unfortunately, we were not able to give you access to the Facebook. So, ito yung issue, hindi lumalabas yung SMS. So, ang pagkakaalam ko kasi, lalabas lang yung SMS kapag hindi naka 2FA. Pero nabanggit nga ni, na naka 2FA daw. So, sana Boss Alexis Lingad or Sir Alexis Lingad, sana magawan mo ng POC or Proof of Concept yung banggit mong ginawa ng pag-hack kay LeBron ML para baka kasi mali lang yung process ko o may na-overlook ka siguro. Nag-research din ako about sa Omelette app na ginagamit sa streaming kung meron ng mga cases na na-hack ito. So far, wala akong nakikitang significant information na magli-link na cases na na-hack ang Omelette app para ma-hack din ang ML. So naghanap pa rin ako sa internet kung may iba pang posibleng ginawa at ito ang nakita ko. So guys, ito yung huli kong nakita dito sa Reddit, yung account ng Mobile Legend Games ng Moonton, tama ba ang pronunciation ko, na ito medyo matagal na to, 6 months ago na nagsabi sila dito na may mga nagkaka-hack ng mga account dahil sa yung device ID ay na-exploit. So sa tingin ko, ang may issue talaga dito sa pagkaka-hack ni LeBron, possible lang to ha. Hindi ako nagde-declare ng ito talaga, pero sa tingin ko yung pagkaka-hack dito ay dahil lang sa may bug yung Moonton. Sila yung may bug. Although 6 months ago na to, baka na-fix na nila or hindi pa nila to na-fix. Kaya meron pa rin mga nagkaka-hack na mga na account sa Mobile Legends. So sa mga hindi nakakalam, ang Moonton, siya yung may gawa ng Mobile Legends na games. So sa tingin ko dito ata possible, ano? Okay guys, yun lang. Gusto ko lang tong i-share yung curiosity ko at gusto ko lang yung mga kung ano yung mga ginawa ko. Gumawa ko ng proof of concept dun sa nabanggit ni Alexis Lingad. So kaya lang hindi siya successful at so yun lang guys, sana meron kayong at least kaunting natutunan sa video na to. So kung nagustuhan nyo to, don't forget to like this video, subscribe sa akin channel at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated na meron tayong bagong video.